saying to them, go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find the whole tied there, nakatali. Ang buhay mo nakatali. Na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Sa ganitong edad, mag-aaral ako. Sa ganitong edad, mag-aaroon ako ng kasintahan. Sa ganitong edad, mag-aasawa ako. Sa ganitong edad, ito ang gagawin ko. Pero ang tanong ko, sa mga plano mong iyan, kumusta naman, nandiyan ba ang Diyos? Itong pera ko nakatabi, itong pera ko nakatago. Sa darating na panahon, gagamitin ko ito. Kailangan ko ito. Pero ang tanong, meron bang para sa Diyos? Amen! Nakatali! Pagkasabi, nakatali! Para huwag makuha na iba, huwag bago na iba, huwag magamit na iba. Amen! Ganyan din ang mga buhay natin. Ganyan din ang ating mga sasakyan. Ganyan din ang ating mga bahay. Ganyan din ang ating mga pag-aari sa mundong iba mo na ito. Nakatali yan. Akin ito. Amin ito. Para sa amin ito. Sa akin, sa asawa ko, sa anak ko. Sa magiging asawa ko, magiging apo ko. Kami. Pero ang tanong, yung para sa Diyos, meron ba? Kaya kung titingnan mo, parang ang Diyos, masyado naman siyang malupit, no? Abay, pinapakuha niya. Halaga, kunin galing sa akin. Nakikilig pa mo pa tayo. Halaga, galing sa akin. Hello! Pero ang tanong ko sa inyo, bumalag ba yung mayari? Hindi, nakalaga. Dapat tumultumulan tayo sa may-ari na iyon, magpakalag din tayo. Lord, ito ang plano ko sa buhay ko. Pero kung ano ang plano mo, siya pasunod. Amen. Ito ang plano ko sa pera ko. Ito ang plano ko sa mga pag-aari ko. Ito ang plano ko sa mga sasakyan ko, etc., etc. Pero kung ano yung plano mo, siya mag-prevail. Amen. Ano siya masagot? Pamalakpak ang lahat sa Panginoon. Maraming tao na bibigo at wala ang tunay na kasiyahan sapagkat hindi nila alam kung paano mabuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Ikinig pa ba tayo? Ang code na iyon ay nakatali, no? Which no one has ever written. Siyempre, itong buhay ko, may pinaglalaanan ako nito eh. Pero, paano yung para sa Diyos? Minsan maraming tao walang plano sa buhay nila. Pero maraming tao may plano sa buhay nila kaya lang wala ang Diyos. Hello? May mga tao may mga plano sa sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang negosyo, sa kanilang mga trabaho. May mga pangarap sila. May mga gamit sila, may mga plano sila riyan. Pero wala ang Diyos. Amen? At yun ang ayaw ng Diyos. Talagang ang Diyos ay makikialam at makikialaman niya ang lahat ng buhay, lahat ng pag-aari sa mundong ibabaw na ito, sapagkat siya ang tunay na may-ari at tayong lahat ay katiwala lang sa Diyos. May tao pa ba dito? Eh, lingkod ng Diyos, paano kung hindi pumayag yung may-ari? Hindi ko kunin siya ng Diyos. Ayaw niya pumayag. Amen. Ganun lang talaga yun. Pukunin ng Diyos siya. Di ba naniniwala kayo? Oh. Untie it and bring it here, which no one has ever written. E tao pa ho ba rito? Misa may mga nakatabi tayong pera, nakatago-tago, iniipit-ipit. Pagayon ng isang aking nakausap, sabi niya, retire na ako. Ah, ganoon, emeritus. Okay po. Ilang taon na po ba kayo? 72. Sabi niya, ay kumusta naman po si Mrs.? 67. Yes, 67. Bakit 67? Kapangpangan siya eh. Ganyan mag-pronounce sa mga kapangpangan. 67. Panginoong Jesus. Eh, makapangpangan yan. Eh, tao pa ho ba rito? At nung ako'y nag-retire, pero na ako natanggap. Ilang years na iyon, naka-time deposit lang, hindi nagagalaw. Hello! E tao pa ho ba rito? Minsan may mga ganyan tayong mga tinatabi-tabi at ayaw natin ipagkatawo.
may mga tinatago-tago tayong ayaw nating ipaglaw. Amen. Meron tayong mga layunin, meron tayong mga pangarap, meron tayong hangarin sa buhay nito na ayaw nating ipagtagalaw, ayaw nating ipabago. Amen. Nakaplano na yan. E tao pa ho pa rito. Pero ang Diyos, yung ayaw ipagalaw na nakatali at hindi pa nasasakyan, meron panahon para masakyan. Hindi ko alam kung sino ang masasakyin niya. Pinakaalam, pinakialaman ng Diyos. Hello! E tao pa ho pa rito. Handa ka bang na ang Diyos ay pakialam sa buhay mo? Alam nyo yung mga inilalagay ang batas sa kanyang kamay? Iyan ang mga walang Diyos. Paghano yan eh. Ang mga may Diyos, hindi nilalagay ang batas sa kanilang mga kamay. Amen? May tao pa ho ba rito? At ang mga tunay na Kristiyano, alam yung Zechariah chapter 4 verse 6? It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. This problem has been removed. This big problem has been removed. This mountain has been removed. But by my spirit, says the Lord. Eh naman magagandang nata, ibalik natin yan. Si Darlene Sheik ng Australian Hillsong, okay. Si Darlene Sheik ng Australian Hillsong, okay. Nag-resign siya. Pero yung anak ng pastor, mga kasama na nasa Australian Hillsong, hindi na okay. Ang tawag sa kanila, Australian Hillsong. Mga maiingay na yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi pwedeng ilagay mo yung batas sa iyong mga kamay. Mga walang Diyos yan, mga pagano yan eh. Kaya kabiguan at patuloy na kabiguan ang nararamdaman ng marami. Because they are putting, no? Yung magagawa ng ibang nilalagay sa kamay niya, yung magagawa ng Diyos nilalagay sa kamay niya. E tao pa humor ito. Ang ganda ng sinabi ni Sister Tonel kanina. Pag-pray natin siya, siya yung pastora natin sa Makati. Umupo siya ng bahay para lang magkaroon ng gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship doon. Sipin mo. E tao pa ho ba rito? Kaya dapat nagbubukas tayo ng mga bahay natin, merong mga bagos natin sa ating mga bahay. Amen po ba? Anong sabi niya? Lord, gusto mong mag-business. Wala naman ako pera mag-business. Sabi ng Diyos, humingi ka. Amen! Humingi ka. Humingi ka! Humingi ka! Ilista mo! Ilista mo sa notebook mo! Ano man ang pangangailangan ko, ano man ang mabuting pangarap ko, ano man ang gusto kong mangyaring maganda, ang kailangan ko'y hingin ko sa Diyos. Dahil sa Diyos, walang imposible. Gusto mo mamalakpak ng malakas dyan, bitawan mo muna yung ballpin mo. Baka gusto mong tumayo, tayo! Ang simbigaw ng thank you, Lord! Walang imposible sa'yo! Walang mahirap sa'yo! Hallelujah! Amen! Upo na! Huwag kang pagmukmuk sa isang tabi! Humingi ka sa Diyos! Tumalangin ka sa Diyos! Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. May mga nag-text sa atin kung saan-saan lugar, mga listener ng radio. Baka hindi ka nakikinig ng radio, baka hindi mo may nag-iimbita ang radio, pero maraming nakikinig ng radio kung saan-saan lugar, nag-text, nagpapapray over sila. Dapat makinig ka ng radio, mag-iimbita mo yung radio, Monday 8:30 to 9:30 ng gabi. Monday 8:30 to 9:30 ng gabi, DWBL 1242 kHz AM band. DWBL 1242 kHz AM band. Eh wala ho silang radio. So meron siya ng computer. Sabihin mo, KOJF. Kaya yung sticker natin, pakibago na yan, Audiovisual Ministry. Lahat ng mga hindi tama, lahat hindi okay, hindi okay dyan, luma na yan. Baguhin na napakarami ninyo, Audiovisual Ministry. Ngayon na! May tao pa ho ba rito?
Para pagkos na lang makakulay at makapanood, direkta kagad. Amen po ba? Sabi mo sa kanila, buksan yung Kingdom of Jesus. I-friend yun. Huwag na ako pinag-friend pa. Dahil yung Kingdom of Jesus, saka ako parehas lang yun. Amen? Itapa ho pa rin doon. Palakpakan natin si Lord. At merong kahilingan sa inyo. Huwag kayong post ng kung ano-ano. Siguraduhin ninyo yung mga pinupost nyo dyan. Mahalaga. Amen? Na yung nakabasa, yung nakakita, nakapanood, na pagpala sila. Amen? Ito ang pahuba rito. Ipos mo yung mahalaga, yung maganda, yung mainam, kapuri-puri. Basahin mo, ilista mo ito. Basahin mo yung Philippians 4:8, Filipos 4:8. Lista mo, basahin mo yung Filipos 4:8. Kaya ano sabi ni Pastor Antonet kanina? Humingi ka! Humingi! Bakit ako sumisigaw para ang mga tulog ay magising at yung mga tululi natin magtalsikan, pumasok ang salita ng Diyos sa ating mga tenga patungo sa ating mga puso. Pakisabi, humingi! Humingi ka. Gano'ng kahirap ang paghingi? Ang dali lang nun. Lord, pengi pong kagalingan. Pengi pong himala. Ito po ang gusto kong mangyari sa aking asawa, sa aking anak, sa aking magulang, sa aking kapatid. Sabihin mo. Amen? Sabihin mo sa Diyos. Tapos kumanta ka. Walang mahirap sa Diyos. Eh, nakakantahin mo. Pag mong kakantahin yung mga One Direction, mong kakantahin yun. Maraming kabataan, pati Kristiyanong kabataan, addict sa One Direction. Nalalayo sa Diyos dahil sa mga One Direction. Pag samasamahin mo lahat ng mga One Direction, mas gwapo ako ron. Mas magaling akong kumanta roon. Mas babyface ako sa kanila. Amen? De, chak lang yun. Pero parang totoo na rin. Naiginig pa ako ba tayo? So anong sabi ni Pastor Antonet kanina? Humingi. Alam mo, nakikinig ako sa loob eh. Sa office. Kaya nga pag mahina yung sampan, yung text ko sa marami, kaya mga ibang leader natin, hindi nagbibitaw ng cellphone, huwag nyo silang gayahin, sapagkat kami ay nagkokontakan lang sa bawat isa. Amen. Ayaw na namin bumili pa ng walkie-talkie, gastos pa yun. Tama na yung cellphone na lang kaming mga leader, nagkokontakan. Pero kayong mga attendee, bawal ng cellphone. Amen. Pwede cellphone, basta... dyan mo tinatype yung mga mensahe. Pwede yun. Kami mga kalidaw talaga ay halos hindi nagbibitaw ng cellphone. Dahil nagko-communicate kami, nagpupuntahan kami. No. Kaya namin bumabambulin ng walkie-talkie. Calling-calling, walkie-walkie, talkie-talkie. Hindi na. No. So, mga minamahal, ako po'y nakikinig sa office. Nakikinig ako palagi pag mahina ang sinasabi ko, lakasan ng sound. Ano po? Sapagkat napakanda yung sinasabi ni Pastor Antonet kanina. Humingi ka. Amen? Humingi? Hallelujah! Ang dali-dali humingi eh. Lord, gusto ko po ng ganito. Ito ako po rito. Nakita niyo yung sasakyan kong bago roon na kulay green. Ha? Nakita nyo? BMW yun eh. Ganyan natin sa baba. Walang paparataan eh. Alam mo, napakabuti ng Diyos sa buhay na ito. Minsan may mga gabing ang tao ang hirap makatulog. Tama? Minsan may ang tao minsan iyak ng iyak. Hindi makapapakali, maraming problema, maraming pagsubok, maraming laban ng buhay minsan ng tao. Dumarating sa tao talaga na minsan talaga hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Amen? Sinubok niya ng lahat, pero walang nangyayari. Isa lang ang dapat gawin. Humingi sa Diyos. Hingi ka sa Diyos. Sabi nga nila sa kamangpangan, subok pa mo para mabalo. May tao pa ho ba rito? Minsan ang hirap din magtiwala sa tao. Hihingi ka ng tulong sa tao. Kaya lang tao yan eh. Merong hangganan. Di ba? May hangganan yan eh.
pamilya ko. Halos sa araw-araw ng buhay, nung kagabi nga, galing nga kami ng Quezon City, nung kagabi kasama ko si Christy Digi, kasama yung kanyang mga anak. Naghapunan na muna kami bago kami nag-iwahiwalay. Sabi ko sa kanya, alam mo, napakalaki ng pamilya ko. Minomonitor ko ang lahat. Kung sino ang mas nangangailangan, nandun ako, sila ang tinatawag ko, sila ang pinetext ko. Pero kung magkaminsan na nadadamay pa ako, pati ako inaaway pa. Ito ang mahuba rito. Pag kayo ay, pag sila pala, hindi kayo. Pag sila ay lalapit sa akin at ihingi ng tulong, dapat handang makinig. Amen? Huwag pinipilit yung gusto. Amen? Eh, kaya ngayon, napakaganda ng mensaheng binibitawan ko, di ba? Huwag ipilit yung gusto. Ito yung tama eh. Ito yung business. Ito yung biblical. Dito tayo matatagumpay. Amen? Sabi ko ng malakas na, Amen! Palakpakan natin si Lord. Ang ganda na sinabi ni Pastor Tonet kanina. Humingi ka. Lord, gusto ko pong magka-negosyo. Wala naman akong pero humingi ka. Amen. Oh, gusto mo magka-anak, humingi ka. Gusto mo magka-asawa. Ano ka? Pwede ka nang mag-asawa. Dalaga ka na, pwede ka nang mag-asawa. Wala pa, humingi ka. Lord, humihingi po ako ng mas magandang mikropono. Amen. Humihingi po ako. Ayan, nalaglag lang. Ito pa ako rito. Yung ating mikropono, hindi ordinaryo halaga yan. 27,000 na tayo ang nagkakamali. Magkano? 45,000. Pero kailangan pa natin na mas maganda. Kaya pag uwi mo ng bahay, isa-isa ilista mo na. Habang humihingi ka, kumanta ka, it's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. This problem has been removed. Alam mo, sa laki ng pamilya mo, sa dami ng problema ninyo, kung pinasan ko yung mga problema ninyo, patay na ako! Ano ang ginagawa ko? Nananalangin ako. Yes. Umiiyak ako sa Diyos. Sumisigaw ako sa Diyos. Nililiglig ko siya like Jacob of old. Yes. May tao pa huma rito? At sa buhay na ito, pag mayroong pangit na nagaganap sa buhay natin, hindi ka naninisi na kung sino-sino. Dapat tingnan mo muna yung sarili mo. Di ba? Check yourself. Naging mabuti ka bang asawa? Naging mabuti ka bang anak? Naging mabuti ka bang magulang? Naging mabuti ka bang kapatid? Naging mabuti ka bang hipag? Naging mabuti ka bang guru? Naging mabuti ka bang estudyante? Check yourself. Diba? Ano sabi ng Biblia? Lahat tayo, tingin natin sa sarili natin, malinis tayo eh. Pero ang sabi ng Isaiah 64:6, iba ang tingin mo sa sarili mo, iba ang tingin ng Diyos sa iyo. Hello? Ito pa, Homer, we have to check ourselves. We have to check ourselves. Amen po ba? Eh, ang pangako ng Diyos, blessing upon blessing, promotion upon promotion, healing upon healing, miracle upon miracle. Ang Davidic covenant, nasa atin din. Ang Abrahamic covenant, nasa atin din. Alam ba ninyo? Dahil nasa panahon na tayo ni Jesucristo na tinanggap natin si Christ bilang Lord and Savior ng ating mga buhay, basahin ninyo yung Galatians 3:26 hanggang 29, write it down. Galatians 3:26 hanggang 29. Nasa atin na yung Davidic covenant, nasa atin na yung Abrahamic covenant. Amen po ba? Isa lang naman po ang kailangan natin eh. Unahin natin si Lord. Sa lahat ng bagay, unahin si Lord. At ang ibang mga bagay pa, ipaubahayan na lang lahat siya kay Lord. Tingin po kayo sa akin, pag talagang nag-pray ka ng matindi, yung talagang nag-pray ka talaga ng matindi,
Umiyak ka ng matindi kay Lord. Humagulgol ka ng matindi kay Lord. Sumigaw ka pa ng matindi kay Lord. Alam mo, matapos mong gawin yan, ang luwag na ng dibdib mo. Amen. Wala ka ng problema pa. Pag may nakakita sa'yo, sis, kanina lang ang bigat ng problema mo. Pero ngayon, parang saya-saya mo na, naibigay ko na kay Lord yan eh. Pero, pag hindi ka nakapanalangin ng husto kay Lord, paglabas mo ng prayer closet o paglabas mo ng bahay ninyo, din na may puso mo. Matsa daga. Matsa, ano yung Bisaya yun? Parang daga. Tinamay mga mata mo, nanlilisi. Tinamay mga kamay mo, kumukuyos. Baka may bahong ka pa rin, kalibre 45. Hello? Pero pag, di ba, yung mga hindi nakakapanalangin sa Panginoon, yan yung mga ano eh. Pero pag naipag-pray mo ng lahat sa Diyos yan, ayos na yan. No, sabi nga nila, ayos na ang buto-buto. Pati rayuma, sinusunod ng Panginoon niya. Amen? Pati arthritis, ayusin niya yung mga buto-buto. Palakpakan natin ang malakas si Lord. Gusto ka buhay natin ito. Lalo na kung mahabang panahon, soro, apansoro, ang ating nararanasan. Eh sabi nga ni Raisa May, dapat happy. Oh. Eh di pa sa, wala pa sa Panginoon yun. Ikaw pa kayang nasa Panginoon, dapat sad. Nasa Panginoon ka nga eh. Ito ang pa-over nito. Amen! Hallelujah! Alam mo, nung nakaraang Sunday, hindi ko alam last Sunday o last two Sundays ago, talagang I see mga ginto talaga, oh, nandiyan sa ibabaw talaga. Oh. Talagang yung Diyos talaga, gusto niya ibagsak talaga yung mga pagpapala talaga sa ating lahat eh. Pag hindi bumabagsak yung mga pagpapala sa atin, mga palo ang bumabagsak sa atin, you know, you have to check yourself. Sabi ng Bible, kung anong tinali mo, aanihin mo yan eh. Aanihin mo lang kung anong mga tinatali mo. Wala kang dapat sisihin. No? Merong sinabi ang Biblia, anong tinali mo, aanihin mo yan. Ang baboy ba, pwedeng manganak ng tupa? Ang pusa ba, pwedeng manganak ng takbe? Hindi. So kung anong tinatali mo, yan ang aanihin mo. Okay, tapos si Job, hindi naman nagtanim ng masama, inatake siya ng Diablo. Ang tanong ko sa inyo, sa bandang huli, natalo ba si Job? Hindi. Sobrang yaman ni Job! Hindi siya natalo ng kaamay dahil wala sa tinanim na masama! Amen! Wala sa tinanim na masama eh. Naingit sa kanya si Satan eh. Kahit sino pa ang mainggit sa iyo at kahit sino pa ang sumira sa iyo, kapag nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon, in the end, panalo ka. Diba? Kaya nga sa mga pelikula, nung bata pa ako, gustong gusto ko yung maging bida eh. Kasi yung mga bida, sa una, talo yan eh. Babagsak yan eh. Pero bandang huli, babalik yan eh. Panalo. Diba? Kahit ang daming kalaban, natatatalo eh. Kunyari, karate, daming kalaban. Naisipin mo, napaka-imposible. Dahil niya, matatalo mo. Napaka-imposible. Pero sa Diyos, kahit maraming kalaban, sigurado ang ating magkatagumpay. Amen. Oh, gusto niyong mapakinggan ito. Umaten ka ngayon, nakarinig ka ng magandang preaching, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi ka umaten next Sunday. Yung pagpapala mo hindi nagtutuloy-tuloy. Kung aaten ka palagi, ang pagpapala mo ay mas malaki kaysa sa nasa iyo ngayon. Amen. Ganun yun. Eh hindi, yung iba, pag tinamaan ng preaching, imbis magbago, tumutin ulit, pahinga muna ako. Ba't ka nagpapahinga? Nagpahinga ka sa Diyos na buhay ka sa pagkakasala.
eh magpahinga ka sa pag-aasala at mabuhay ka sa Diyos! Nagsama! So, nabalik tayo sa ating pinag-aaralan. Basahin na natin yung ano? Basahin natin yung unang kron. First Chronicles 29:1. Tingnan natin. Then King David said to the whole assembly, "My son Solomon, the one whom God has chosen is young and inexperienced." Alam mo kasi, si David kasi, may pangarap eh. Ito, connected na to sa exhortation ni Pastora Rohan. Rohan Ian Tiarisa. Yan. Yan ang tunay ng pangalan ni Ate Chik, ha? Si Pastora Chik ang tunay niyang pangalan, Pastora Rohan. Magkasama yun. Rohan. R-O-A-N-N-E. Yan. Rohan Ian. I-A-N. Pastora Rohan Ian T. As in, totalis. Arisa. Yan. Nakahaba natin. Naka natin. Kaya minsan yung mga letter natin ang nakapirma, Pastora Rohan T. Arisa. Sino ito? Yan siya yun. Si Ate Chik yun. Si Pastora Chik yun. Pastora Rohan T. Arisa. R-O-A-N-N-E T. Totales Arisa. A-R-I-Z-E. Yan. Nakuha natin. Ito, ito, connected to sa next word niya nung nagdaan sa atin. Si Solomon ay anak ni Hari David. At si David, gusto niyang lagyan ng templo ang Diyos. Yung kaman ng tipan, meron kasi yung kaman ng tipan ng Old Testament eh. It symbolizes the presence of God. No? Gusto niyang lagyan ito ng templo, ng tabernacle, ng sanctuary, ng church. No? Pero, ayaw ng Diyos. Pakisabi, ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos. At ang sabi ng Lord, hindi ikaw ang magtatayo ng templo. Ang magtatayo ng templo ay ang iyong anak na si Solomon. Bakit? Because you are a man of war. Man of war ka. Mandirigma ka. Si Solomon, hindi, administrator, man of peace. Solomon, nagmula sa word na shalom. Shalom means peace. Nung ako yung bata pa, nakatira ko sa may Balintawa, Caloocan City, may bahagi ng buhay ko na patira ko riyan eh. Ang pangalan ko riyan, Salem. Hindi po ito biro. Salem ang pangalan ko riyan. Kasabay ng Ricky na palayaw ko, Salem. Matawagin niya, oh, si Salem, si Salem. No. At natutuwa ako, naging pangalan ko ang Salem. Dahil ang ibig sabihin ng Salem, nagmula sa Jerusalem. Ang ibig sabihin ng Salem ay Shalom Peace. Amen. E tao pa ho ba rito? Glory to God. So mga minamahal, si Solomon ang ginusto ng Diyos na magtayo ng templo. But the Bible says, "My son Solomon, the one whom God has chosen, is young and inexperienced." Masyadong bata pa siya at wala siyang karanasan. Tingin kayo sa akin, ito ang kagandahan kay Solomon. Kahit bata pa siya at wala siyang karanasan, handa niyang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi dapat tinatakasan ang pinapagawa ng Diyos. Huwag mo sabihin, bata ka pa at wala kang karanasan. Lagyan mo ang pinapalagyan ng Diyos. At nang makita ni Haring David, at nang makita ng nasasakupan ni Haring David na si Solomon ay handang lagyan ang tawag ng Panginoon, ang sabi rito, the task is great, napakalaki ng tungkuling na aatang sa kanya. Because this palatial structure is not for man but for the Lord God. Tuloy natin ang pagbasa. Tuloy natin ang pagbasa. "With all my treasures, I have provided for the temple of my God gold for the gold, work, silver for the silver, bronze for the bronze, iron for the iron, and wood for the wood, as well as onyx for the settings, etc., etc." Tingnan ninyo, gold for the gold work. Pakisabi, pulidong trabaho. Ginto para sa ginto. Pila para sa pila.
parang calling yan eh. Bakit may pinapag full time, bakit meron hindi pinapag full time? Kanya-kanyang calling yan. Amen po ba? Kanya-kanyang tawag yan. Sa buhay na ito, dapat malaman mo kung ano ang tawag mo, kung ano ang calling mo. Ito na yung natin ang pagbasa, verse 3. Besides in my devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of my God. Tignan mo ha. Besides in my devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of my God. Over and above everything I have provided for this holy temple. Yan si David. Si David po ay kusang nagbigay ng para sa iglesia ng Panginoon. Nakasakay kami sa sasakyan, bumabiyahe kami. Tinuro ko kay Sister Ruth yung isang lupa riyan na malapit sa atin. Sister Ruth, bakante yan, dating eskwelahan. Isang araw, bibiliin natin yan, itatayo dyan ang Kingdom of Jesus Fellowship. Kita ko pa ho ba rin. Bibiliin natin yung dating eskwelahan yan. Tatayo natin dyan ang Kingdom of Jesus Fellowship. Malaki yan, dating eskwelahan. Kita ko pa ho ba rin. Si Harold David ay nagnasa siyang makapagtayo ng templo. Nagsakripisyo siya, nagkaloob siya. Tingin kayo sa akin, ito ang tunay na miyembro ng Kingdom of Jesus Fellowship. Umaatin kay may problema, kay wala. Amen. Yung umaatin lang pag may problema, hindi taga-kingdom yun. May tao mahubad ito, nagiging bahagi ng Kingdom of Jesus Fellowship. Hindi lamang sinasabi sa akin ang problema, tumutulong sa akin para ang problema sa kingdom maibisan. Amen. Katawag ako ba rito? Ang tunay bang anak eh, hingi lang na hingi ng pera? O yung tunay na anak ay tumutulong sa gawaing bahay o gawaing pangnegosyo? O tumutulong? Saan tumutulong? Amen po ba? Ang mga miyembro ng at kumbaga minsan eh, yung mga hindi miyembro, hindi kayo yun. Gusto pang sila ang unahin ko. Eh, madala mo nga makita pag may problema ko nga lang nakikita. E tao pa ho ba rito? Yan ang tapatan tayo, I'm willing to give my life unto you. But are you willing to give your life unto me? Hello? The Kingdom of Jesus Fellowship, willing to support you. But are you willing to support the Kingdom of Jesus Fellowship? Hello? E tao pa ho ba rito? Pakisabi, relasyon. Relasyon yan eh. Kaya merong nag-text. Saan na po ang gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship ngayon? Sabi ko sa kanya, huwag ka nang umaten. Then dumating ka lang ito, pag may problema ka, pag wala ka ng problema, hindi ka na umaten. Huwag ka na umaten. This is true. Tingin kayo sa akin. Baka akala nyo ang iglesia ng Diyos eh. Hindi lang ang Kingdom of Jesus Fellowship, maging ang iglesia ni Kristo. Lahat ng relihiyon ay merong binabawalan na huwag umaten. At ang relihiyon ng Kingdom of Jesus Fellowship at ang lahat ng iglesia ay nagbaban ng attendee at nag-excommunicate. Amen po ba? Yes. Subukan mo ang membro ka ng iglesia ni Kristo. Mag-asawa ka ng iglesia ni Kristo.